Friday at nandito po tayo ngayon sa office ni Konse Edwin Eng. Isa po sa malakas po dito sa Distrito 5 mga kaibigan. Tama po ba tayo, Konse? Mga kaibigan, nandito po tayo para interview si Konse kung kamusta naman ang kanyang buhay, kamusta ang kanyang sitwasyon sa ngayon. Alam naman natin, pandemya, kung ano pong mga bagay na nagawa o naitulong sa ating mga kababayan. Especially po sa panahon na to. Kasi sa panahon na to mga kaibigan, hindi po importante ngayon ang pasikatan. Importante po ngayon is paano natin matulungan ang ating mga kababayan, especially nitong ngayon kasi pabalik na tayo, medyo sana hindi na ulit mag-lockdown. Tama po ba tayo, Konse? Tama. Oo, nakakapagod na rin, 'di ba? So ayan mga kaibigan, Konse, matanong ko lang, ano po bang pinaka-focus natin ngayon sa panahon ng pandemya? Magandang umaga at ng mga viewers natin sa Channel Reds. Yes. Magandang umaga sa inyo lahat. Nais ko magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makaharap din yung mga viewers nyo. Uh-huh. Kami naman po, masasabi ko po, ano pong nagawa namin sa disaster response, sa pandemic response natin. Tayo po sa City Council ang gumawa ng mga ordinansa at nag-allocate ng mga budget para maibigay natin yung mga food packs, mabigay natin yung mga equipment na kinikailangan, yung mga oxygen, yung field hospital natin. Kaakibat natin ho ang Office of the Mayor, Yorme Isko Moreno, at of course ang ating Vice Mayor Hani Lacuna sa pag-allocate ng mga budget para dyan po. Sa ano naman, sa side naman natin po bilang konsehal, aside from yung mga ordinansa na nagawa natin para maipagpatuloy yung mga project na yan, meron din tayo mga personal na mga ginawa. Kagaya ng ano po yun. Alam naman nyo po na ang pagiging konsehal ay maliit lang naman ang budget natin. Pero kahit pa paano po, masasabi ko naman po na bigyan natin ng bigas, nakapagbigay tayo ng mga dilata sa lahat po ng 184 barangay sa District 5. Although kulang, hindi ganun karami, nabigyan po natin lahat po ng barangay. Nakapagbigay din tayo sa TODA, ng mga canned goods at bigas at nakapagbigay din tayo ng mga face mask, face shield at mga alcohol, mga PPE sa lahat ng barangay natin, sa 184 barangay. Also, nag-ikot din tayo sa ating mga health centers at sa Hospital ng Maynila at sa Santa Ana at nagbigay tayo ng mga PPE, yung suit, hazmat suit, magbigay po tayo together with the Philippine Marine Corps. Ayun. So, ayan mga kaibigan, alam naman natin na si Konse ay kasama sa Asenso Malineng. Alam nyo na kami. So, Konse, alam na natin na papunta na tayo sa election this coming 2022. So, Konse, alam ko tatakbo ka bilang isang congressman, tama? Opo. Ayun. So, Konse, bakit naisipan mo na mag-akit na mas mataas pa na level? Yun nga, nabanggit nyo nga yun, tayo po ngayon ay kumakandidato bilang congressman sa District 5. Tayo naman po, 9 years po tayo naging congressman sa Buhay Party List. Pagkatapos po nun, 2 beses tayo naging konsehal, until now, konsehal pa rin tayo. Number 1 councilor tayo sa District 5. So, bakit natin naisipan na tumakbo bilang congressman? Unang-una, bilang congressman ng 9 years, nakita ko ho na marami tayong pwedeng i-improve sa serbisyo sa District 5. Ano po to? Health centers natin, alam niyo ba, meron tayong 7? Bibilangin mo, 8 kasi kasama yung pabelya dun sa amin. Sarado na. Yung meron tayong 7 or 8 health centers na kailangan ho natin tuunan ng pansin. Kasi kailangan ho may kakampi ang city, may kakampi si mayor, si vice mayor sa distrito. Kasi sila na ho ang nakafocus na sila sa Hospital ng Maynila. Nakita mo naman, nag-extend sila, nagtayo sila ng bagong wing. Yes. Nagtayo sila ng hospital, General Hospital sa Baseco. Yes, bago. Tayo naman bilang
kung magbibigyan tayo ng pagkakataon, maging representante ng distrito natin, atin naman yung mga health centers. Ayun. Meron tayong 8 health center, lalagyan natin ng ambulansya. Kanina, inggit na inggit ako nung bumaba ako. Hmm. Kasi ang Osman at ang city natin, ang gaganda ng mga ambulansya. Bago. Ano ba naman na makabili tayo ng 8 ambulansya para sa 8 health center natin? Wow. Ano ba naman yung magkaroon tayo ng 24/7 doctors at medical team sa lahat po ng health center natin? Magkaroon tayo ng x-ray, magkaroon tayo ng ultrasound, magkaroon tayo ng yung mga blood works, yung blood chemistry, para pang magpapa-blood test ka, pwede mo kunin doon. Lahat po ng mga pwede natin ilagay, at also yung lying in. Mm, yan, importante yun. Yan. Kasi minsan, dahil sa pandemya, ayaw na natin pumunta sa ospital. Dahil takot nga tayo lahat. So itong mga health center na to can help support the hospitals natin. Kasi hindi ka na kailangan pumunta sa ospital unless talagang kailangan mo na ng surgery. Mm. So lahat ng testing, lahat ng mga ano, pwede nang gawin sa district natin, sa mga district health centers natin. So, yan. Iyan yung mga isa sa mga dahilan kung bakit ho ako tumatakbo bilang congressman. Nakikita ko ho na marami tayong pwede gawin. Sa experience ko po, 9 years bilang congressman ng Buhay Party List, nabigyan ko ho lahat ng ambulansya. Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, makikita niyo ho hanggang ngayon buhay pa yung mga ambulansya na binigay natin. At yung buong Pilipinas, nabigyan ko ho ng financial assistance, nakapagbigay tayo ng lahat po ng napuntahan ko, nababaan natin ng mga projects. That's nice. Eh, what more kung isang distrito lang ang hawak mo? Mm-hmm. Ang daming-dami natin pwede gawin. That's only the health side. Meron pa tayong education. With funds ng Congress, pwede tayong magdagdag ng school buildings. Kaya wala naman siyang reconsideration. Mm-hmm. Kasi kaya lang naman tayo. Kaya ang hirap pumasok sa mga city colleges natin, kaya mataas yung grado. Kasi kukulang din yung classrooms. Mm. Kukulang din yung pondo nila. Mm. With the help of the congressman, pwede tayo magtayo ng mga bagong building, pwede tayo mag-allocate ng funds para dumami po yung mga classrooms at yung mas maraming tao ang magiging eligible. Mm. Aside from that, ang dami pa natin mga pondo na pwede ibaba pagdating sa mga equipment, sa pag-aaral. At the same time, tinitingnan ko rin ho yung mga jobs generation natin. Kasi yan yung tatlong bagay, yung KIT natin. Kalusugan, information, trabaho. Mm. So yung sa trabaho naman natin, alam naman natin na dahil sa pandemya, wala tayong, marami sa atin ang nawalan ng trabaho. Yeah, sure. Totoo so, yun. Dati naalala ko ng congressman po ako, meron tayong tinatawag na test, the technical skills training. Mm. Binaba namin ng binaba yun. Marami tayong matatulungan ngayon, yung iba sa kanila. From naging barista, yung iba sa kanila nasa abroad na, nakatulong na sila sa pamilya nila. Mm. So at least, di ba? Ayun mga kaibigan, sabi niya kanina ni Conse is trabaho. So sa ngayon kasi talagang kailangan talaga ng ating mga kabataan. Kasi ng ating mga kabataan, hindi na iba nakamodule. So ngayon, Conse, ano po ba ang pinaka the best way sa tingin niyo? Na the best way na mas mapadali itong ating katulungan itong ating mga sure mga kabataan na makapaghanap ng trabaho sa ngayon. Alam mo ako nakikita ko naman everyday nagbabasa ako ng dyaryo, tumitingin ako online. Ang daming opening na trabaho. Mm. Pero ang nakikita ko isa sa ating problema is yung job matching. Mm. Actually lagi talaga maraming opening, maraming unemployment. Mm-hmm. Hindi sila magbangga-bangga palagi. Mm-hmm. So, ang isa kong kailangan tingnan ng mabuti is masala lahat ng eligible na malilenyo, ano ang kwalifikasyon nila, ano ang pwede nilang gawin. Mm-hmm. Then, with our office, kakausapin natin lahat ng mga kumpanya para pwede sila mapasok. Job matching lang talaga ang nakikita ko. Maraming opening. After that, yung iba, ititrain natin. Kung hindi man natin mailagay doon, may train natin para makapasok po sila. Mm-hmm. Kasi like, sa amin ho, ako meron akong dealership ng sasakyan sa Ay, Pati. Yes. Uh-huh. kulang kami sa mekaniko eh. Okay. Pero wala akong mahanap na mekaniko. Mahirap ba? Mahirap po maghanap. Mm-hmm. So, kasi hindi ka mo pwedeng mag-hire ng kung ano-ano, kahit sino-sino. So kailangan, may training sila. Mm-hmm. So kung mahilig sa kotse, gusto mong gumawa ng sasakyan, pwede silang i-train para maging mekanik. Mm-hmm. Job matching lang talaga mm-hmm. yung nakikita. Isa sa mga solusyon para mapababaan natin yung unemployment. Mm-hmm. Pero hindi pa rin yun yung final na sagot. Mm-hmm.
Diba? Kasi kailangan pa rin natin talaga mag-develop ng mga bagong industriya dito sa distrito natin. Mm-hmm. Makikita naman natin, minsan nga, sabi ko, bakit yung mga ibang kumpanya, lumipat sila, umalis sila sa distrito natin. Mm-hmm. So, yan ang mga kailangan natin magkaroon ng dialogue tayo with the business sector dito sa atin para malaman kung ano ba yung pwede natin gawin in terms of national legislation. Mm-hmm. Aside from ordinance, dahil konsyal tayo ngayon, mga ordinance na pwede natin gawin at national legislation na pwede natin gawin para magstay yung mga negosyo dito. Kasi I think yun yung pinaka magandang paraan para makapag-develop tayo, para mabawasan natin yung unemployment. Yes. Tsaka ano pala, Konse, ito ka, kasi lagi ako nag-iikot sa area ng Baseco, which is sakop ako ng Distrito Cebu. So, Konse, marami po akong nai-interview doon ng mga mangingisda. And then, yung iba is jobless. So, lagi kasi yung sinasabi na sa akin, sana may mahanap silang magandang pagkabuhay besides sa pangingisda. So, siguro, may maisasagot ka rito sa gantong. Opo, yun nga, ang kailangan natin gawin dyan, one, is i-develop yung fisheries industry natin sa Baseco. Mm-hmm. Para yung mga gustong maging fisherman pa rin, they can be fisherman pa rin. Mm-hmm. Iba naman kasi, kinabuhayan na nila yung pag-ista. Yes. Yun naman talaga yung gusto nila gawin. Mm-hmm. Ang problema, kulang na yung ani nila. So, kailangan i-develop. So, kailangan i-develop yun, at least siguro, magkaroon tayo ng maliit na fisheries port doon. Mm-hmm. Magkaroon tayo ng konti equipment doon. Like cold storage. Para yung mga isda nila, pwede nila i-store. Hindi namin naman din i-benta. Mm-hmm. May blast freezer tayo doon. Yan, yan. Tingin ko, i-develop natin yan. And yung mga tao naman na ayaw na mangisda, doon pumapasok yung mga technical trainings na pwede natin ibigay sa kanila. Ayun. Like, halimbawa, ang dami namin hong nang panahon na tayo po ay congressman, ang dami natin hong graduate ng barista. Yes, yes. Some of them nasa Tagaytay na, nasa Alfonso. Yan ba yung ano? Yung 3 months na training? Oo, technical training. Mm-hmm. Oo. At yung certificate ng TESDA, ina-accept yan abroad. Yes, so, meron akong mga natulungan dati through the TESDA scholarship natin na nasa abroad. Na. Yes, ako. Laking bagay din yun, makatulong sa pamilya nila. Oh, one time nga ako, pumunta ako sa isang hotel doon, yung massage therapist, test na graduate natin. Oh, that's nice. At least na-meet sila doon. Oh, na-meet ko. Kaya kinala nila ako. So, ang laking bagay din na yung sakop, sakop ng isang congressman, kung ano yung mga kayang gawin at i-develop dito sa district. Even though sa mga maliit na bagay, malaking output doon para sa kanila. Opo, can you imagine ho, dati wala silang trabaho, ngayon may trabaho sila. Sila na ko yung breadwinner. Mm-hmm. Actually, libre yun, di ba? Libre yung sa TESDA? Libre po. Libre kasi, po. Basta po, yung congressman, mag-a-allocate ka ng pondo sa TESDA. Ah, okay. Okay. So, yes. Yung budget mo, lalagay mo sa TESDA para pwede kang kumuha ng packages para ibaba. Ibaba doon sa mga tao. Oh, okay, that's nice. So, ganun pala yung sistema. Akala ko kasi, pwede ka lang dumiretso doon. Kailangan din pala talaga dumaan ng tamang proseso. Opo. Actually, 6 years ago, ng congressman pa ako, nakapagbaba rin ako ng TESDA sa mga beauticians dito sa atin. Oh, meron din kasi package pang mga beautician. So, may mga nabigyan din tayo. So, actually, sa District 5 ito kasi yung pinakamalaking area. Ang mga lahat ng distrito. Ito yung District 5 ang pinakamalaki. Gano'n po ba ka hirap on the first place na unang-unang upo niyo po? Gano'n po kahirap yan na simulan yung mga proyekto na... Ako, mahirap talaga kasi, alam mo, Konsehal, maliit ka lang eh. Laki-laki ng distrito natin eh. Isipin mo, halos 1 million ng tao dito sa distrito natin. Pero alam mo, ano naman eh, ang mga taga-District 5, matulungin, ma-understanding sila eh. Kung ito kaya mo gawin, na-appreciate nila, minamahal nila. Yun importante. Kaya tingin ko, yun din yung susi. Kaya consistently, number one tayo dito sa distrito natin. Tsaka tingin ko yung mga barangay chairman sila, tutulungan din eh. Opo, at malaking tulong ko yung mga barangay chairman natin. Kung all the time kasama ka ni Yorme, since type ni Yorme pagpupo sa City Hall, so ano po ba ang isang natutunan nyo kay Yorme?
at na-adapt nyo rin sa inyong trabaho? Alam mo, isang nakita ko kay Yorbe, maagap siya eh, mag-isip eh. Mm. Mm. Alam mo, sa totoo lang, times 2 po ba? Times wala pang pandemic, may face mask tayo eh. Yes, yes. Oh, nalala yan. Oh. Tayo may pinakaunang N95 na mask na nag-distribute sa lahat ng barangay natin. Mm. Bago pa mag-pandemic, meron na tayo. So it means, ready, magulo ready. Pa lang sa China, nagsimula pa lang sa China noon, meron na tayo mga N95 mask. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Bilis kilos, sabi nga. Tayo lang may field hospital. Yeah. Ako, masasabi ko pala yan, no? Masasabi ko yan kasi yung mga ibang kadistrito ko at actually yung mga ibang kasama ko sa bahay na nagkaroon kami ng COVID outbreak, nadala ko sa field hospital. Oo. Oh. So kung experience nila doon, ano pa masasabi nila doon? What? 5 star? Air condition. Air condition. Libre pagkain. Saan ka pa? May nag-check pa sa'yo ng nurse. Eh, totoo ba daw yung konsay yung sinasabi nila ng iba ayaw na umuwi? Kasi naman, pag tinignan nyo yung hospital, maganda talaga eh. Malinis, air condition, maganda yung CR, tsaka ang pagkain, anytime, may pagkain. Oh. Libre, walang bayad yun. Mm-hmm. Akala ko nga eh, sabi ko kailangan yun, hindi, libre nung, libre lahat. As in, higa ka lang talaga? Higa ka lang talaga. Pahinga. Oo, pahinga, then after 10 days, mag-home quarantine ka na. Mm-hmm. So that is why some people says, gusto na namin mag-stay doon mas mahaba. Tsaka, extend, yun nakita ko kay, kay Yorme, may vision siya talaga, may plano siya. So, akalain mo ba how many years na yung Manila Zoo natin? Tignan mo, tumatayo ngayon, diba? Pinatunayan niya, pinatunayan niya sa mga Manileño na hindi kami mahirap. Hindi tayo mahirap dito. Kasi yung palagi sinasabi na, Manila, mahirap kami, diba? Hirap tayo. Pero nakita naman natin with proper fiscal discipline. Yes. Na i-reallocate niya yung mga pondo na iayos niya para makapagpatayo ng eskwelahan, makapagpatayo ng ospital, pati yung Manila Zoo, nade-develop na kayo. Nagpatayo pa siya ng mga in-city vertical housing. Yes. At meron na tayong mga townhouse sa Baseto. Can you imagine? Yung townhouse sa Baseto, ang ganda-ganda. Diba? Hindi naman, hindi ano yun. Hindi para siyang yung mga mamahali ng mga townhouse yun sa Cavite, ganun lang nakikita natin lagi pang ganun talaga. Maganda. So, ang masasabi ko talaga na natuto ko sa kanya, walang imposible. I think yan ang natuto ko sa kanya. Pangalawa, una tao. Inuuli niya palagi yung tao, yung welfare ng tao. Gusto ko rin yung vision niya sa vaccination. Kahit sino, pina-vaccinate natin dito sa Maynila. Open. Bumili din si Yorme ng mga gamot. Meron na tayo mga tosilisumab dito. Pag-piramir. Kompleto tayo ng gamot. Kompleto tayo ng equipment. Although, nagkakaubusan, nahihirapan tayo minsan. Nagagawan pa rin ang paraan. Sabi nga, di ba Manila nga meron talaga ng ganong gamot? Meron. Hindi nga naisip nga ng ibang ano yun. Kasi sobrang mahal naman talaga to stop. Pero tayo, nagawa natin ang paraan. At na proud to say naman, nakakapagbigay tayo sa iba. Hindi naman natin kaya bigyan lahat, pero nakakapagbigay tayo sa mga ibang mga syudad. Pero despite of ganyan, Konsay, sa iyo, kay Yorme, kay Baisani, marami pa rin taong, alam mo na, mema. Marami pa rin sasabi, di ba? So, ano ang magiging komento mo sa kanila? Ako naman, para dun sa mga, pumunta kayo dito sa amin. Pumunta kayo dito sa Maynila. Tingnan nyo kung ano na yung ginanda ng Maynila sa tatlong taon na nakaupo siya. I have nothing against naman yung mga nagsasabi ng ganyan. Basta tingnan nyo lang muna dito. Pag hindi nyo nagustuhan, tsaka kayo mag-comment. Tapos, kasi entitled naman sila sa sarili nilang opinion. I think tingnan na rin natin yung mga comments nila as a way of trying to improve more. Kasi ako tingin ko, nagiging the more na kini-criticize nila si Yorme, the more na nagtatrabaho si Yorme. So, which is even sa'yo also, alam ko din naman nawawala ka. Sa totoo lang naman sa akin, marami rin naman tayong nagki-criticize sa atin. I think ano na lang yung pinaka ano ko na lang dyan is tinitingnan ko na lang in a positive way. Na para mas ma-develop ko pa. Kung ano pang kailangan. Kung ano yung mga puna nila, ayusin na lang natin to make sure na ano. Kasi syempre,
wala naman mundo na wala nagre-reklamo. No, nobody's perfect, niya sabi. Tsaka pag wala nagre-reklamo, di wala nagtatrabaho. Yes. Normal lang yan, may nagre-reklamo. At saka hindi nagre-reklamo. Oh, oh, oh. So ayan, Konse, last message mo, message mo para sa ating mga kabayan dito po sa Distrito 5. Okay. Well, sa lahat ng ano, sa lahat ng viewers natin, gusto ko lang muli bumati sa inyo. At para po sa mga taga District 5, maraming salamat sa patuloy na tiwala ninyo sa atin. At asahan ninyo man nyo po na tuloy-tuloy naman yung servisyo natin in spite of the pandemic. Sa totoo lang, umiikot pa rin tayo sa mga barangay ngayon. Titingnan natin kung ano pa yung mga pangangailangan nila. At at our own little way, nakakatulong po tayo. At marami naman tayong naibaba ng mga proyekto sa kanila. So, yun lang. Gusto ko na ulit magpasalamat sa inyo. At tulungan natin yung distrito natin. Hindi lang distrito natin, kundi yung buong Kamaylinaan para maiayos natin lahat. At mairaos natin. Sabi nga naman ni Yorme, konting tiis na lang. Lakit na yan. Kaya nga sabi, ibuhayin dito ang Maynila. Importante magtulungan. Wala na po yung, tanggalin na natin yung mga inggitan. Normal naman yan. Mas magaling ang mayor ko kaysa sa mayor. Kanya naman. Ipagalit tulungan talaga. Yun naman talaga kasi ang Manila talaga naiiwan na. Since before, di ba? Nakita niyo naman. So ngayon mga kaibigan namin po, salamat po kay Konse Erwin Geng po. Maraming salamat po sa time. Ayan, at importante po, tuloy-tuloy lang po ito, at importante healthy palagi, para at least. Tsaka anyway, bukas po ang opisina ninyo para sa mga kababayan natin may mga... Opo, bukas naman ang office natin dito sa second floor ng City Hall. Mm-hmm. Anytime may kailangan kayo, pwede kayo pumunta dito. Yung main office natin ho, nasa 1014 Remedios Corner, Metodesco Street. Mm-hmm. So, sa Malate lang po yun. Mm-hmm. So, kung may mga kailangan kayo, pwede kayo pumunta sa dalawang offices natin. Para naman ho sa mga taga-distrito natin din, kung nahihirapan kayo pumunta sa mga offices natin, pwede rin kayo pumunta sa mga barangay officials nyo. Kasi lahat naman sila diretso tumatawag sa office natin ng mga barangay lang. Ayan, so wag lang mahiyang magtanong. Yes, So nagbibigay tayo ng mga wheelchair, basto. Yes, nakita ko po yung mga gawa. Kung ano yung mga kailangan natin. As much as we can naman, alam mo, sa totoo lang, mabait naman sa atin ng ano eh. Kasi kahit pa paano na pagkakasya ko po yung mga pangangailangan. Masinop. Yun ang patala. Masinop. So ayun mga kaibigan, huwag pong mahiyang magtanong, huwag pong mahiyang lumapit. Importante po nasasabi niyo po sa kanila dahil sila din po ang isa sa mga guide natin na kung may mga pangangailangan na tayo mas madali tayong makaasikaso kung ano man yung pangangailangan natin. So ayan, importante po, stay healthy all the time. Konse, thank you po. Maraming salamat po. Salamat. God bless you po. God first po. God first. Ayun, thank you.